The upcoming elections on May 9th is an important time in our nation's history. You can see here on stage 9 out of 10 candidates who want to be the next Commander-in-Chief. I'm Pinky Webb. And I'm Pia Ontiveros. Welcome to the Filipino Votes Presidential Debate 2022. Our next topic is Russia's invasion of Ukraine. Russia's military action is having far-reaching consequences to the rest of the world. Una sa lahat, inflation is going to be a problem sooner rather than later. Russia is one of the world's largest oil-producing nations, and international sanctions against the country are expected to disrupt supplies. The question is, if you were president today, how will you prepare our country for the expected increase in the prices of basic goods and commodities? Yan po kasi ang unang impact ng conflict na yan sa ating bansa, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Senator Ping, we'd like to hear from you first. Huwag natin sabihing malayo ang Ukraine sa Pilipinas o malayo ang Pilipinas sa Ukraine. Ano? May tama tayo rito. Unang-una yung oil. Ngayon nga, ramdam na natin yung international price ng crude, ng oil, mataas na. Pumalo na siya na mahigit $100 per barrel. Mabuti na lang, meron tayong special provision sa General Appropriations Act sa 2022 na kung saan kapag umabot ng $80 ang average ano, sa loob ng 3 buwan, pwedeng magbigay ng ayuda, ng subsidy ang gobyerno. Yun ang ginagawa na ngayon ng ating government. Nagplano sila maglabas ng 2.5 billion pesos para bigyan ng subsidy yung transport industry. At ang Department of Agriculture naman naglalagak ng, o naglalaan ng 500 million pesos para naman sa agrikultura. Ang Russia po, ito yung largest exporter ng wheat. Wheat. May tama rin yung, although hindi naman tayo direct importer ng wheat sa Russia. Pero tayo naman, trading partner natin yung European Union. Ang ating trade dyan sa European Union, 1.2 billion euros. Apektado rin yan kasi yung NATO nasa European Union. Ano? Pagka nagkagulo-gulo, medyo malaki ang problema natin. Now, ang tatamaan din yung ating, of course, yung fuel price, may tama sa ating power. Ano? So tama yung sa DOE na mayroon silang tinatawag na interruptible load program na kung saan yung may mga generation... Okay. Please finish, yung sir. Mga generation capacities na malalaking establisimento, pwede sila mag-enroll na kung saan i-deduct o bibigyan sila ng subsidy sa fuel ng kanilang mga generators. Tama. Mr. Faisal Mangondato. Ang Russia po isang pinakamalakas na estado sa mundo. Marami silang nuclear power at mga sophisticated weapons. When it comes to war, sila ay bihasa. At kapag nagkaroon ng trigger na sumali ang mga ibang bansa sa Ukraine na pinag-aagawan ng mga superpower kagaya ng United States of America, ay malaking apektado po ang ating bansa dahil mahina po ang ating ekonomiya sa ating dito sa ating bansa. Dahil sa hina ng ating ekonomiya, apektado po tayo dito sa Pilipinas. Dahil tuwing pagtaas ng gasolina ay lahat ng ating mga bibilhin sa market ay lahat yan ay tumataas. At hindi handa ang ating mga kababayan na magkaroon ng ganyang sitwasyon na yung ating ekonomiya ay hindi stable. Dapat po tayo ay pumanig sa katahimikan sa lahat ng mga estados dito sa mundo. Marami pong salamat. Caliodi de Guzman. Ang gawin natin ay usapin ng langis dahil sigurado yung tataas. Ay gawin nating alisin. Alisin na natin yung batas tungkol sa deregulation law ng ating industriya ng langis. Nang sa ganun ay magkaroon ng pakialam ang gobyerno na panghimasukan yung pagkatakda ng presyo ng produktong petrolyo. Kung hindi yan mareregulate at palaging deregulated,
eh nasa kamay ng mga malaking korporasyon ng langis na magsamantala at gamitin tong krisis na ito para kumita ng doble sa presyong kanilang dapat kitain. Pangalawa, siguro tayo dapat ay magbigay ng tulong o posisyon tungkol sa nangyayari sa Ukraine na dapat ay panawagan sa Russia at saka doon sa NATO na huwag na itigil nila yung gera. Kasi kung hindi ito magkapatuloy, baka isang full-blown na gera ito ay delikado. At manabagan tayong alisin yan. Tumigil sila. At makialam ang UN na pangimasukan para magkaroon ng pag-uusap para huwag mangyari yung full-blown na gera. At yung Ukraine, baka magandang manawagan din tayo na mag-neutral. Mag-neutral siya. Huwag siyang pumanig sa sino man, sa Russia o doon sa UN o US. Kasi pag hindi, ay magkakaroon talaga ng gerang matindi dahil may malalim na pinag-ugatan ang problemang yan. VP Leni Robredo, ma'am. Ito, kailangan ng presidente talagang yung vigilance saka foresight nasa kanya para na-anticipate niya kung ano yung mga darating na problema kahit hindi pa siya dumadating. Unang-una yung supply ng oil, siguradong maaapektuhan tayo nito. Gaya na sinabi ni Senator Ping kanina, meron tayong fuel subsidy, meron tayong automatic, kailangan mag-automatic suspension ng excise tax kasi yung mababawas nito sa presyo ay mga 10 pesos per liter pag nagkaroon ng automatic suspension. Yung sources of power kailangan bantayan natin. Ngayon, kahit hindi pa kulang na kulang yung power natin, napakataas na ng presyo ng kuryente. Paano ba natin mapapababa ito? Kailangan tutukan na natin ngayon. Unang-una, yung implementation ng VAT, kailangan tingnan natin para yung mga hindi dapat kinakarga sa atin, huwag kargahin. Yung systems loss, yung distribution charges, kailangan ma-subsidize ito ng pamahalaan para yung kwenta natin halos mga 600 pesos ang mababawas sa bawat pamilyang panggastos. Ay yung ating supply ng kuryente, kailangan asikasuhin na natin. Alam natin na by 2024, yung malampaya, talagang paubos na yung ating source of energy. Ito kailangan nating tutukan na. Maraming pending na service contracts ngayon. Kailangan asikasuhin na natin. Ay yung ating paghanap ng mas maraming indigenous sources of electricity, kailangan asikasuhin natin kasi kailangan pag-antabayanan na natin yung kakulangan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Our Defense Chief Delphine Lorenzana said on February 25th, wala naman tayong pakialam sa Europe kung anong ginagawa nila doon. Hindi naman tayo katabi ng Ukraine. Yung mga bansang karatig nagpahayag na ng suporta sa Ukraine. Tayo, neutral muna tayo ngayon. So, show of hands, candidates. Agree po ba kayo sa stand ni Secretary Delphine Lorenzana na neutral muna tayo ngayon? Show of hands, please. Agree po ba kayo sa stand ni Secretary Lorenzana na neutral muna tayo ngayon? At ang nag-agree ay sina tatlo lang eh, Mr. Faisal Mangdato, Secretary Ernie Abella, and Mayor Isko Moreno. Everybody else does not agree. Do not agree. Maybe let's ask Senator Ping Lacson. Yeah. Senator, go ahead. Article 1 ng UN Charter, signatory tayo dyan, ano, na pagkagamiyang may aggressor, dapat may pakialam tayo. So may karapatan tayo magkondena ng ginawa ng Russia kasi nga signatory ito sa UN Charter. While we renounce war as an instrument of national or foreign policy, nasa konstitusyon natin yan. Pero meron naman tayong pakialam dahil signatory naman tayo sa UN Charter. At tulad ng sinabi ko, hindi naman masama kung makisama tayo sa mga peace-loving nations para maging bahagi yung boses natin na pagkondena. Kasi aggression talaga yan, invasion eh. At ako, sumasaludo ko kay President Zelensky, no? Living hero na eh. Dahil tuwing makikita ko siya, kinikilabutan ako dahil nandoon siya katabi ng mga sundalo niya, no? At handang mamatay para sa kanyang bayan. Yan ang tunay na leader. Mayor Isko Moreno. Well, the question is sa ngayon. Yes, sa ngayon, kailangan mag-neutral tayo dahil ang mahalaga sa akin, yung natitira pang 180 Pilipino na nandoon sa Ukraine na may lumilipad na bala, mailigkas muna natin doon sa mga ligtas na bansa katulad ng Poland. Second, ano naman ang kinalaman ni Juan de la Cruz, ni Pedro, sa kasalukuyang hirap ng kinakaharap ng ating mga kababayan? I think before going to other things, we should attend
at bigyan muna natin ng panahon kung paano natin itatawid yung mga kababayan natin sa pandemyang ito. While it is true, all at the same time, we recognize treaties and agreements, and I respect that. In fact, tama po si Senator Lacson, but first things first, Filipino first, mga kababayan muna natin, dahil yun ang trabaho, pangunahing trabaho ng isang presidente. Okay, speaking of incursions, Chinese incursions in the West Philippine Sea are still happening. China has continued to disregard the International Tribunal's ruling 6 years ago in favor of the Philippines. Candidates, narinig na namin po ang inyong mga plano tungkol sa ating ongoing maritime and territorial dispute with China, but even the best laid out plans can fail. Mayor Isko, increased military buildup ang paraan po ninyo. Ang tanong namin sa inyo, if this plan fails, what is your plan B? 90 seconds, Mayor. Well, hindi tayo titigil na makipag-ugnayan sa mga kakampi nating bansa. We have allies and we have a long-standing relationship to other nations. But we must pursue peaceful means. No? Napakahirap ng sitwasyon na kung saan madali tayong susuko. Maraming bagay, basta pinagpursigihan lang natin, as long as we continue to insist on things legally, in a peaceful manner, and fair. What is important to us, lagi-lagi para sa akin, ano ang pwedeng kapakinabangan ng ating bansa, ng bawat Pilipino? And how can we utilize that resources in that geography of our country? So we must continue to insist on the Hague ruling, and we talk to our neighboring countries and try to make sense to the supposed to be the one who occupied our islands. And hopefully in the future, we must stop that resources about 11 billion, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, 11 billion barrels, 110 or 100 trillion cubic meters, or cubic na natural gas. Sayang. So we must seek peaceful means. VP Lenny, ang sabi po ninyo, multilateral talks. What if these talks don't work? What is your plan B? Day one ng aking presidency, ang konsepto ng instrument of national power ang ating susundin. Ano ito? Number one, diplomatic. Papalakasin natin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga allies, mga ibang bansa na pareho yung paniniwala sa atin para meron tayong kakampi just in case merong aggression. Pangalawa, yung informational. Sisiguraduhin natin yung pamahalaan natin yung nangunguna para i-push yung isang national consensus. Yung narrative natin ay kailangan magkaisa yung mga Pilipino behind it. Pangatlo, yung military. Sisiguraduhin natin na popondohan natin yung ating armed forces of the Philippines para makapag-put up tayo ng credible defense against sa ating mga aggressors. Hindi man natin mapantayan yung lakas ng ibang bansa, at least meron tayong ilalaban sa kanila, pareho ng pinapakita na ngayon ng Ukraine. Yung economic, sisiguraduhin natin magiging resilient ang ating ekonomiya para hindi tayo naiipit ng mga predatory practices ng ibang mga foreign powers. Thank you. Para po kay Senator BBM, who is pushing for direct negotiations with Beijing, we would have wanted to ask him if these direct talks with China don't work, what would be his plan B? Secretary Bert Gonzalez, you were former Defense Secretary and National Security Advisor. We'd like to know, what is your strategy to resolve this ongoing maritime and territorial dispute with China? Well, magandang example ang nangyayari sa Ukraine. Nakikita na natin na nag-slow down bigla ang pasok ng Russia because of the tenacity and the determination of the people of Ukraine to stand up and fight. Dito sa atin, iyan ang dapat nating inuuna bago tayo humanap ng tulong sa mga kapitbahay at sa ibang bansa. Palakasin muna natin ang karakter at quality ng ating sambayanan. Kaya I was advocating national mobilization. Mahirap na hindi handa ang ating mga kabataan kung sakalit magkaroon ng kaguluhan. Hindi tayo maghahamon ng gyera. Pero dapat ipinakikita natin
na tayo mga Pilipino, kung sakalit i-challenge, ay may nagsanay. Handang tumindig sa ating ipinaglalaban. Kung ang China, mahal nila ang kanilang bayan, mahal din natin ang ating bayan. Kung gusto nilang mag-gera, handa tayong harapin yan kahit kulang tayo ng armas. The quality of our people is paramount. Hindi lamang weapons ang importante sa gera. Importante ang quality ng sambayanan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Bishop Bacani. Sabi niya, tingnan mo, nagbakbakan yung Amerikano at saka Vietnam. Natalo yung Amerikano. Ang lakas-lakas. Quality ng mga Vietnamese ang nag-matter. Thank you, sir. Candidates, please be ready with your whiteboards. Could you please get your whiteboards and your markers? We'll give you a couple of seconds. All right, they're ready. All right. We're going to flash a number on the screen behind us. That is 11.7 trillion. What is the significance of 11.7 trillion? Pag-uusapan po natin ito. Candidates, please, what is this figure? What does this figure mean to you? Pakisulat lang po sa inyong whiteboard. Ano yung significance nito? And please show it to us. Ang sabi po ni Dr. Montemayor, debt. Kay VP Lenny, foreign debt. Secretary Ernie Abella, national debt. National debt also kay Senator Ping. Debt, pareho si Secretary Burt and Caliodi. Challenging. And Senator Manny, utang ng bansa. Okay, pa-explain lang po natin, ano, Ping? Alright, let's begin with VP Lenny. Ito, yung foreign debt, hindi naman siya masama per se. Pero sisiguraduhin natin na kung ano yung inutang natin, mapupunta siya sa mga bagay na pinakakinakailangan natin. Sisiguraduhin natin na yung return sa ating utang ay mas marami pa kesa sa inutang natin. Naiintindihan natin na during the pandemic talagang malaki yung ating kinakailangan na pera. Pero ito ay hindi magiging makatarungan kung yung ating inutang ay napunta pa sa korupsyon. Kaya ito sinisiguro natin na pag tayo naupo bilang Pangulo, titingnan natin kung saan ito ginastos at sisiguraduhin natin na babayaran natin yung utang, sisiguraduhin natin na mapupunta siya sa dapat mapuntahan kasi luging-lugi yung taong bayan kung nagbabayad siya ng utang na iba naman yung nakinabang. Tatanungin din na po natin yung ibang mga kandidato. No? The question here is, how do you safeguard our growing debt? 11.7 trillion, the country's national debt, as you rightly replied. This is a major issue that the next president will be up against. So, let's ask Secretary Ernie Abella. Right. Hello. Yes. All right. Ang tama yun, no? Ang hindi tayo dapat matakot sa utang. Because depende rin kung saan natin ilalagay. Kung aantabayan na natin yan, then we can actually supervise it and make it grow. Now, the first ones that ang tinitinan po talaga natin, what we're planning to do is to develop agriculture into becoming a mega-industry. Mega-industry in which dapat nakadikit doon, for example, universities, research and development, manufacturing, all the way to marketing, all the way to post-harvest facilities and construction. So mahalaga po yan. Mahalaga na nakikita na magkikreate po tayo ng isang agricultural ecosystem in order to be able to meet, number one, the needs of the vulnerable families, raise rural income. Mag-create din po talaga tayo ng isang industriya na Pilipino. Dahil unang-una talaga, one cause of poverty is because of inflation, and inflation is because we do not have productive industries. Lagi lang tayo mga retail, lagi tayo mga angkat, lagi tayo ng... So it's very, very important po na gumawa tayo ng isang national industry at doon po natin ilagay ang ating, for example, yung inaantabayan natin, perang nahiram natin. So, having said that, we need to be more entrepreneurial in our approach and so that maiangat po natin out of poverty ang 23 to 26 million people, especially the 12.5 hungry Filipinos.
Napakalaking pera ito, no? 11.7 trillion pesos and national debt. The question, Senator Ping, how do we safeguard this? Dahil nag-umpisa po tayo kanina sa issue ng corruption, no? How do we make sure na hindi ito mapupunta sa corruption? Well, one of the solutions is balanced budget, no? Kasi dapat balancing budget, yung non-essentials, hindi dapat nang binabudgetan. Kasi ang pag-aaral nga ng dating Deputy Ombudsman, Cyril Ramos, ano, ang nawawala sa ating national budget taon-taon, 700 billion pesos. At pagkatapos, yung unutilized natin, ito, inaaral ko lagi yung ating national budget. For the past 10 years nga, tulad na sinabi ko kanina, 328 billion pesos on the average from 2010 to 2020. So kailangan meron tayong judicious spending. Pangalawa, yung ating national debt, ito yung 30% foreign, 70% local or domestic. Yan yung kabuuan nating national budget. So tuwing mag-budget hearing kami, kinu-question ko yung DBCC, yung DBM. Sabi ko, bakit ang ating projected deficit sa susunod na taon, 650 billion, bakit ang lagi nating inuutang doble? 1.2 trillion, 1.3 trillion. Tatlong taon, tatlong budget deliberations, yan ang lagi ko tinatanong, hindi sinasagot. Bakit? Di ba pagka pangailangan natin ang sweldo ng padre de familia, 10,000, at ang gastusin, 12,000, di ba dapat uutang ka lang ng 2,000 or utang ka ng 15,000 para may pang-invest ka, para umasenso ang buhay mo. Pero ito doble. Tapos... You still have 8 seconds. Ah, okay. 8 seconds. So judicious spending, balanced budget, ang sagot dyan sa national debt. Dr. Montemayor, kung kayo po ang magiging pangulo, ano po yung sagot ninyo sa tanong, how are you going to safeguard our growing debt? Okay. Wala pong mabuting utang. Contrary to the answer of BP Lenny and Secretary Abella, na wala naman nang masama. Alam niyo po, masama yan, no? We are mortgaging the future generation. Kawawa ang ating mga anak, kawawa ang ating mga apo. Now, how do we solve this? Alam nyo, hindi totoo yung sa COA, no? I myself kinompute ko as an economist, hindi 700 billion ang nawawala sa corruption. 1.3 trillion. Tingnan nyo ha, 5.5 trillion ang utang, ang ating budget, no? Ang national budget. Ang nawawala, 1.3 trillion. Saan napupunta? O, tingnan nyo, makinig kayo ha. Local government officials napupunta sa infrastructure. Bubungkalin ang magandang daan, tapos gagawin na naman, bubungkalin na naman, gagawin na naman. So ano gagawin natin to? We will restructure. No? We will create a safety net para hindi mapunta ang perang inutang natin na para sa mga anak natin, para lang sa mga local government officials. At tingnan muna natin mabuti, ayusin natin, we will clog all loopholes for corruption. Yan lang po, no? Simple lang naman. Walang mabuting utang. Lahat masama. Yes, Senator Ping. Can do a rebuttal. Sorry po, Senator Ping muna. Nabanggit yung 700 billion na sa akin ang galing. Ano? Hindi po sa aking estimate yun. Sinight ko po doon, estimate yun ng Deputy Ombudsman Cyril Ramos na ang nawawala, 700 billion, equivalent to 20% of the budget. Hindi po sa akin yun. Kaya may nag-estimate po noon. Alright, a quick rebuttal also from Secretary Ernie Abella. Masama po ang utang, hindi masama po ang utang kung pababayaan niyo lang. Pero hindi po masama ang utang kung aantabayan ninyo. So katulad ng negosyante, talaga naman tinitingnan niya kung saan nanghiram siya ng pera, saan ba nanggagaling ang kapital? Hinihiram mo, tama? So you need to invest it properly. In which case, we would like to set up a board of agricultural investments. I would even invite you to become part of that, you know? So the point is, kung talagang seryoso ka sa pagpapaunlad ng bayan, eh dapat meron ka din pangapital, meron kang pantulak, and that is something that you need to be responsible for. Okay, let's go to Senator Manny Pacquiao. Okay, pinag-uusapan yung utang. Dalawang bagay kasi mangutang tayo, para malaman ng lahat. May nangungutang na inilagay sa investment, may income return. May nangungutang naman na ang utang mo, nangungutang ka dahil gagastusin mo. Kung baga gagastusin mo sa pangangailangan mo taon-taon, yun po ang masama. Okay lang mangutang kung may investment tayong ilalagay. For example, shortage sa power dito, o mangutang tayo dahil maglalagay tayo ng power generator dito sa atin para madagdagan yung power natin.
hindi masama yun kasi may income return. Pero kung mangutang tayo dahil sa expenses natin taon-taon, eh, yun po ay talagang makasasabi ko, mismanage ang bansa natin. Kaya naman po, kailangan nating magising. No? Kailangan nating magising dahil katulad ng isang bahay, kung nangungutang ka dahil sa gastusin nyo buwan-buwan, eh, mahirap po yun. Salamat po. Calliodi. Ang alam ko pinag-uusapan natin ay yung 11.7 trillion. At ito ay masamang utang. Kasi ito inutang mula kay Marcos ng mga nagdaang administrasyon. Inutang ito ng mga trapo, ng mga dinastiyang nakaupo sa gobyerno. Kaya karamihan ng mga inutang na ito ay ninakaw. Kaya ang gagawin, dapat gawin natin ay i-audit natin ito. At ang pagbayaran natin kung sino yung mga nagnakaw dito. Klaro naman ito na susubaybayan itong ganitong klase ng mga utang at nasa record dyan ng Freedom from Debt Coalition na kasamahan namin ay maiimbestigahan natin ito. Ngayon, yung pag-utang, ay tama yun. Kung matinong gobyerno, pwede natin gamitin. Gamitin natin sa maayos. Pero kinakailang ayusin natin yung ating sistema ng ekonomiya. Kung ang sistema ng ating ekonomiya ay import-dependent, export-oriented, na lagi tayong lugi sa pag-i-export, mababa ang presyo, mataas ang presyo ng pag-i-import, talaga mangungutang tayo lagi. Kaya paunlar natin ang ating sariling industriya. Mayor Escoa Moreno. That's why the answer is challenging. As you heard with my fellow candidates, talagang laki ng problema. But what matters most is, it's a challenge. It has to be confronted. That's why, may awa ang Diyos, bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos ninyo, mga kababayan, I will dispose non-performing, underperforming asset of the state to offset to our debt servicing. So that, mga kababayan, wag naman sa inyo nang sa inyo yung pasa ng utang. Kumbaga, ang gobyerno, sometimes you have to let go of these liabilities of the state to address a particular problem. And this will be the next challenging task of the next president. And that's why, may awa ang Diyos, we will confront it fairly. Thank you, sir. Now, we have again a show of hands, candidates. Which one of you believe that public servants should make public their sal N? Statement of assets, liabilities, and show net worth. Show of hands. Nagtaas po ng kamay lahat po. Everyone on the stage has agreed that public servants should make public their sal N. Thank you, candidates. You're watching a CNN Philippines special presentation, The Filipino Votes Presidential Debate 2022. We'll be right back.